Maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. Hello mga kabibig! Welcome back sa aning bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglebak-lebak ng with evidence. Kumusta po sa ating mga OFW na parating nanonood, nag-like, nag-share at mga bagong subscribers natin. Welcome, welcome sa pinakamaingay at pinakachismosa. Ito na mga kabibig! Grabe! Sinupalpal ni VP Sara Duterte itong si Franz Castro. Diba sabi ni Franz Castro para ang DepEd daw kailangan magpalitan na ang sekretary ng DepEd kasi walang nagawa ang programa ang sekretary ng DepEd na si VP Sara Duterte. Kalor kito si Castro, hindi pa rin natuto. Ngayon, sinampal ni VP Sara Duterte knowing na para yatang si VP ang sabi nila, ikaw ang dahilan, VP Sara Duterte, kung bakit mababa ang resulta ng PISA result. Nako, alam nyo ba, bago pa lang lumabas ang PISA result, may plano na ang VP natin tungkol sa kurikulum ng edukasyon sa Pilipinas. Tungkol kung paano pagandahin ang edukasyon ng Pilipinas. Nako, ito na oh. Good job talaga, oy, si VP Sara Duterte. Kahit maraming mga tao na galit sa kanya, ayaw sa kanya, parang sabi niya lang, below standards ang pagiging DepEd secretary niya. Parang, kasi, bakit hindi education, graduate, may masteral, may PhD, ang nilagay bilang DepEd secretary? Excuse me. Oo nga, DepEd secretary, may PhD, may masteral, pero ano bang nagawa? Pumunta ba sa mga bukirin para bisitahin ang mga batang kulang sa pansin na pag-aaral at kung tingnan kung ano ang pwedeng maibigay na programa ng DepEd? Ito, panoorin ninyo ang video ni VP Sara Duterte para malaman mo kung ano ang programa na gusto niyang ibigay para sa kabataan natin. Watch this video. Kinausap ko ang curriculum and teaching strand ng Department of Education at sinabi ko sa kanila, hindi kasi pwede na naghahabol tayo, may learning losses tayo, may gusto tayong learning recovery, lalabas yung PISA results, yung assessment, international assessments, and we don't expect it na maganda ang resulta sa darating na Disyembre. Sabi ko, hindi kasi pwede na kung ano yung ginagawa natin ngayon, yun pa rin yung gagawin natin paulit-ulit. Kasi nakita na natin, di ba, nakailang results na tayo ng PISA. Dalawa na. Ginawa na natin yun. Eh, hindi pa rin maganda ang assessment, ang scores ng mga bata. Ibig sabihin, we need to innovate. We need to do something else. That is why I ask the curriculum and teaching strand. We need to allot one day sa Monday to Friday natin na yun lang ang gagawin ng lahat ng bata at lahat ng teachers. That is why they are making a policy now that every Friday will be catch-up Fridays. Ibig sabihin, wala tayong gagawin kundi turuan ang mga bata magbasa at yung mga marunong na magbasa, ituro sa kanila ang critical thinking and analysis. Yung mga marunong na sa critical thinking and analysis, pasulatin ninyo ng libro, pasulatin ninyo ng essay, lahat ng kailangan natin gawin na matutunan ng mga bata, gawin natin sa catch-up Fridays. At hindi lang yun, dahil meron din tayong kailangan i-catch-up sa health, sa values, and sa peace education, yung buong Friday will be the catch-up Fridays para sa anong gusto nating makita na mga kabataan sa darating na mga panahon. Anong gusto natin na makita? Mga batang makabansa. Mga batang matatag, marunong magbasa, at makabansa. Kaya kailangan natin ng isang araw. Kung napanood nyo. Nga, tulala, shock.
Akala nyo kasi walang utak ang VP natin. Akala nyo kasi papunta ng bukid, akyat Mount Apo, bigay ng mga bag, ganyan lang ang tanging nakita nyo kay VP sa Roterte. Excuse me ha, huwag kayong ganon. Masyado kayong judgmental. Eh, kayo nga. Ay naku, hindi na ako magsalita. Makaibasyo na naman ako. Ito oh. Ito. Oh, anong karma ni Franz Castro? Naku, nagpaawa effect. Pa-victim na rin si Franz Castro. Bakit? Natalo sa kaso, binasura ang kaso niya laban kay Pangulong Duterte. Ano ba ang pwede niyang gawin? Nagpa-victim. Nagpa-awa. Itong sinabi niyo, dismayado daw si Franz Castro sa pagbasura ng kasong grave threats na isinampa niya labang kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil daw dito, hindi nito kinilala ang takot na dinala nito sa akin at sa kanyang pamilya daw. Sabi niya, I'm so scared na sa para sa kaligtasan niya at sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Kaya ngayon si Franz Castro humihingi ng awa, pa-victim. Nako, alam niyo ba, titingnan pa ng kanyang mga lawyer kung ano pang pwede lang i-remedyo para ulit kasuhan si Pangulong Duterte. Ganun talaga ang cycle, oh, 'di ba? Kung talo ka, hindi mo matanggap na talo ka, ay na, another kaso na naman. Pag-aaralan mo ang kaso, ang pwede ikaso ni Duterte. Nako, bukas, another Duterte topic na naman. Kailangan talaga mawala ang mga Duterte. Ang ganun na mga ano, oh. Ang biktima kaya mga magulang na ang mga anak niya ay na-recruit ng mga kasamahan niya. Paano kaya sila samantalang ang mga animal na kamatayan black nagdatamasan ng buhis ng taong bayan? Oh, ito daw, sabi ng iba ha. Oh, ito pa. Nako, ito ang si Castro, kailangan mapunta sa bilangguan. May video pa yan nagpapatunay sa ginawa nilang kidnapping. Huwag kayo ha, huwag ganun. Hindi pa nga yan truth. Let's wait and see kung ano mangyari. Itong mga komunistang ito, nagmamapaawa naman parating pa-victim. Uy, hindi naman komunista si Franz Castro. Congressman po siya, representative ng ACT Party List for Teachers. Oo, mga kabibig. So, wag nating i-disrespect si Franz Castro. Mabait po si Franz Castro. Pa-victim daw po si Franz Castro. Kasi talo po si Franz Castro. Kaya nga sabi ni Franz Castro, natatakot ako para sa aking sarili at sa aking pamilya, lalo na ngayong binasura ang kaso ko laban kay Duterte. Nako. Anong klaseng script yan, tita? Palitan mo na. O, diba? Kaya nga si Digong hindi pumunta ng pangalawang hearing, kasi alam niyang mababasura lang, 'di ba? It's a waste of time, sabi ng ilang mga netizen. Tama talaga ang desisyon ni Digong na huwag aksayahan ng oras ang babaeng ito. Kayo talaga, ha? So mga kabibig, ano ang iyong komento tungkol dito, itong bagong programa ni VP Duterte, itong pagpa-victim ni Franz Castro? Comment down below. Bye everyone, see you next time.